So, hello! May bago na naman tayong lady driver sa ating opisina. Hi! Okay, pakilala ka nga sa ating mga ka-lady, ka mga kababayan dito sa Hong Kong. Okay. Hi, ako nga pala si Grace. Taga Puerto Princesa, Palawan. Taga siya Palawan, maganda to. Uy, ano ba ang salita ng Bisaya, di ba? Aluhalo. Aluhalo? Oo. Oh. So, ilang taong ka na dito, Aling Grace? Mag-ano na ako, magte 30 years, tatlong wow. Dekada next year. Tapos, 14 years na ako nag-drive. Wow! Dati rin akong domestic helper, taga-kuskus ng kumeta, trabahong bahay, ganun din. Oh. Then, nakapag-amo ng mabait, pinag-aral ako. Noong 2009. Pinag-aaral ka ng driving? Pinag-aaral ako naman ako ng driving. Silang sumagot. Oo. Oh. Hindi pa noon masyadong mahigpit. Hindi katulad ngayon. Mahigpit na ngayon eh. Oo, 2009. Magkano nagastos mo noon? Ang mga nagastos na ng ama ko noon sa 12,000. Wah, di mo sabihin magaling ka na talagang driver sa Pilipinas? Hindi. First time kong mag-drive dito sa Hong Kong. Ah. Saka kahit sa Pilipinas, hindi ka marunong mag-drive, what? Bike lang. Nahulog pa ako sa kanal. Talagang determinasyon talaga. Basta determinado ka, madali mo talagang matutunan. So, ano, ilang taong ka naging domestic helper bago ka nag-ano? Matagal-tagal din, parang 15 years. 15 years? Mm-mm. Bah. Tapos 15 years ding driver. Tapos 14 years na akong nagda-drive. Oh. Oh so, yeah. Nung unang nakuha kong employer, siyempre, ano pa lang, di ba? Bago ka pa lang. So, wala ka pang alam sa kalsada. Mm-hmm. So, trabahong bahay, saka driving. Hindi naman kasi pwedeng driver ka lang agad kasi wala ka pa namang experience. Diba, kumukuha pa lang ng experience. So, kailangan mo ng bahay, saka driving. Then, pag marami ka nang alam sa kalsada, pwede ka nang mag full-time driver. Katulad ngayon, full-time na ako. Oo. Oh. So, yun lang, driving ang galing. Siguro naman, may pamilya ka naman sa atin. Meron. Dalawang anak, may asawa na isa, wow. May dalawang apo, walang asawa. Kaya po na. Kaya po na. Tsaka talagang ano ah. So, yung asawa mo nasa Palawan. Di ko alam kung nasaan na. Hindi ko rin alam kung buhay pa. Okay, shout out sa asawa ni Grace. Baka makita mo to someday. Ito yung iniwan mo. Ganun eh, no? Puyo ka ngayon. hindi ako iniwan. Sinoli ko lang sa nanay. Akala ko naman sa magulang. Sinoli mo. Ikaw pala nagsawa? Hindi naman sa nagsawa. Sinoli ko lang. Ganun. Well, kahit pa paano eh. I-turn over mo naman ng maayos, no? Oo. Oh. So, mga, anong tawag dito? Mga ilang taon na yung mga anak mo? Malalaki na, 34. Oh, 33. Dahil may apo ka na. Oo. Oh. So, mga ilang amo kaya yung, ano mo, naranasan mo dito bago ka naging driver? Marami din ako naging amo. May 2 years, may terminate, may 4 years. Pinakamatagal ko, 8 years. Oh, talagang ano, naka no? Naka 8 years ako. Bihasang-bihasa ka talaga. Eh ngayon sa driving, nakailang amo ka na? Sa driving, nakailang amo na ba ako? Since nung nagda-drive ako, 2009, mga 5, 6 na yata. 6 na amo? Mm-mm. Oh, ano yung puro Pinas? Meron kasi akong amo na 6 months, nag-for good. Mm-hmm. Tapos meron namang hindi natapos, nag-for good din. Tapos may 3 years, nag-for good. Mostly sa mga employer ko nang mababait, nagsisi-for good at sila. Eh, magpapailan naman mabait, tsaka magpo-for good. Ano may mga foreigner? O... Mostly sa mga employer ko is mga Western. Western. Bihira ako sa Chinese. Kasi sanay. Chinese mapan, joke. Ngayon, yung amo ko ngayon, Korean. Mabait Korean. Sila kasi nakadalawang amo na ako ng Korean na nakatapos ako ng almost 4 years. Yun, nag-for good talaga sa Korea. Mm. Tapos ngayon, magti-3 years na rin ako dito sa kanila. Oh, sa sasakyan mong ito. Mm-hmm. Oh, mamaya guys, tingnan natin sasakyan ni Grace dito. Volkswagen. Chiron. Chiron. Chiron, oh. So,
Nung una kang naging driver dito, saang ano ka, saang Kowloon side o Hong Kong side? Hong Kong side. Hinasa ako ng amo ko sa Repulse Bay. Oh, sa Repulse Bay. Yan, yung mga pag-ganon. Takot ako noon kasi akala ko babanggain ako ng malalaking bus. Oo, kasi ano yun. Makitid. Yung pero bus. Ngayon, tuwang-tuwa ako doon. Kasi ganon. Yung experience ko na yun, nagamit ko yun. Mas maganda pala na nag-start ka doon sa mahirap. Mm. And then papunta ka ng highway na ano, mas maganda. Oh. So another one tip 'yan, ha. Mm-mm. Kailangan doon sa masisikip ka talaga. Oo, para pagka dumating ka sa maluwag, okay na, mas easy na. Easy na sa iyo. Oh. So pagkatapos noon, hindi ka naman na destino sa Kowloon o kaya sa New Territory. Pumupunta lang kami ng Kowloon. Pag kami mga activity yung mga bata, katulad sa Saikong, sa Shatin, Chunwan, Yunlong, Taipo, yan, mga narating ko yan. Medyo may kahirapan kasi bago lang ako nakasalta sa mga ganang lugar. Mm-hmm. So gumagamit talaga ako ng GPS. So susundan mo lang yung GPS, huwag mo siyang sasalungatin. Kasi pag sinalungat mo yung GPS at sinunod mo yung gusto mo, wala na, mawawala ka na kasi mostly doon sa new territory is one way. Talaga. Kahit naman dito sa Hong Kong side. Ang Hong Kong side kasi dito, kahit pag nawala ka dito, mga short lang. Tama, oo. Doon, bago ka makaikot, ang haba-haba na ikutan mo talagang naglabas na yung pawis mo kung paano. Ano na, yung malalagkit ka na, hindi mo alam kung nasaan ka na. May nangyari po sa akin noon, nung dinala ko yung sasakyan ko sa garage, siyempre hindi ko kabisado. Doon lang pala ako, paikot-ikot. Ang ginawa ko, para makarating ako doon sa garage na pupuntahan ko, nagbayad ako ng taxi, sinunda ko yung taxi. Diba? Ganun lang yun. Smart. Napaka-smart. Talaga nung ating bagong interview. Pag hindi nyo talaga alam at nahirapan kayo, konting gastos lang, tawag kayo ng taxi, tapos bigyan nyo yung address, dalayan mo ako doon, susundan nyo lang yung taxi. Yun na. Yun na kayo. Tanggal na yung kaba nyo. Smart na ano yan, na pamamaraan. Ganon po. So, siguro naman, sa tagal mo na dito, dami-dami mo nang naipon. Ugat! Puro ugat. Ang buhay ng abroad, pumunta tayo dito para sa pamilya natin, para tayo makapag-ipon. So, kailangan po sa pag-spend din ng sahod natin, kailangan marunong tayong mawak ng pera natin. Huwag tayong gumastos ng beyond doon sa kinikita natin. Ayun, no? Kasi mostly dito, di naman lahat ha, pero sa mga nakikita ko, siyempre marami rin ako nakasalamuha, na kahit hindi importante, binibili. Alam niyo po yung mga sapman-sapman na hindi naman natin talaga kailangan. Yung pasapman-sapman na yan, pag naipon yan, madami din yan. Hindi mo naman kailangan yun. So, $10. Yung sapman ko is $10. $10 yun. So, kailangan, wag yung basta-basta bili ng bili. Iba kasi yung needs mo sa gusto mo. So, dapat marunong tayong mawak ng pera. At saka, mag-save talaga tayo kasi hindi natin alam, who knows, bukas wala na tayong trabaho, di ba? At least meron tayong savings. Galing, kita mo last time, nag-pandemya tayo, di ba? Di natin alam, bigla na lang nagkaubusan ng amo, nagkaalisan ng amo, di ba? Di, ang dami-dami mo na rin, naipundar sa atin, dahil alam niyo mga kabayan, si Grace po ay may part-time pa. Huwag kayo magre-report. Hindi naman ako talent yan, hindi naman yung part-time na paglilinis, di ba? Alam niyo po, kung mayroon kayong pagkakataon na pwede kayong kumita ng extra, i-grab niyo po yun. Kasi naranasan ko rin noon na lahat ng expenses, kinukuha ko sa sweldo ko. So pagdating ng end of the month, kukunti na lang yung natitira. So, dapat kung may chance tayo at na alam naman natin kung paano kumita ng extra, gawin natin. Kasi ako na-experience ko din po yun na marami akong pinagdaanan na business. Katulad ng magbiyahe ako ng China,
So yung China Home, kung ginagawa ko lang yan, nagbabuy and sell po ako ng mga products. Marami po nakakilala sa akin. So, shout out sa inyo ngayon. Shout out sa mga dating customer ko na nasa Canada na, wow, sa ibang bansa na no, nakarating. At hanggang ngayon, may mga hawak-hawak pa kayo mga products ko. Ganun, shout out sa mga customer ni Grace dyan. Kung saan mang bansa kayo, yes, eto ngayon si Grace. Tapos, hindi lang po yun. Ngayon po, yung part-time po, yeah, okay lang. Hindi naman Tagalog naman tayo. Nagluluto po ako ng pichi-pichi at saka kutsinta. So, yun po, kapag gusto nyo ng mga party-party, tawag lang po kayo sa akin o message lang po kayo. Ako po bahala sa dessert. Lagay ko dito yung number niya. Diyan sa screen na yan. Makikita niyo yung gusto number niya. Gusto niyo naman pong matikman, nandiyan po sa worldwide every Saturday and Sunday. Yung pichi-pichi na kamuting kahoy, pure at saka kutsinta, mix or plain. Nandyan po yan sa Victory, sa AND, sa Goldman. Victory sa baba, meron po ako dyan. At everyday po sa Wan Chai Market, yung Philippine product. Meron pa rin doon na talaga kompleto. Wala ka ba sa North Point at saka sa New Territory? Wala po kasi hindi na kaya ng power. Ay, gano'n. So, alam na nyo ha, kung saan order. Nandyan yung number niya sa baba. Ilalagay ko dyan sa screen. Tawagan nyo siya. At nang malaman natin kung gaano kasarap yung pichi-pichi niya. Uy, blockbuster yun, sir. Ah, talaga? Kasi mahirap gawin yung pichi-pichi. Kamuting kahoy yun. Oh, ano yun? Kamuting kahoy. Bumibili ako ng 100 kati. Meron akong tagagadgad. Shout out sa mga nagagadgad ko. Ganoon yung nagagadgad. Yung nagagadgad. Iba yung tagagadgad. Shout out sa kanila. Hindi ko lang i-mention yung name nyo. Pero alam nyo na kung sino kayo. So, nagagadgad sila. Binabayaran ko yung 300. Oh, yun, syempre. Laki naman ang kinikita mo eh. Syempre, kailangan din. Oh, biruin mo. Ganyan ang diskarte. 100 kati per every 2 weeks. Every 2 weeks? Or kapag isa lang yung nagagadgad ko, 40 to 50 kati a week. Wow! Tapos po yun, every week. Okay, tamo ha, mga kababayan natin dyan ha. Gayahin mo si Grace. Tapos personal na ako nagkukutkod ng fresh na nyug. So, masarap talaga yung pichi-pichi at saka kutsinta. Kasi fresh na nyug ang ginagamit ko. Wow. At ako mismo ang nagkukutkod. Ayun ang pinakamana. Sana someday or maybe sa mother time, makapunta doon at makita nga yung pichi-pichi. Yes, punta lang kayo sa worldwide. Yun. Di, sa sobra mong diskarte yan, mga siguro may milyon ka na sa atin yun. hindi naman po. Milyones eh, no? Hindi naman po sa pagmamayabang. Napasubo lang po talaga ako magpagawa ng bahay. So, yung bahay ko po, supposed to be first and second, ground floor at saka first floor. Para yung ground floor, siyempre pag tumatanda na ako, ayaw ko mag-steps ng hagdan. So, doon lang ako sa baba. And then, yung first floor po, pinagawa ko pong renta. 3 kwarto, may sariling banyo, kitchen. Wow. Parang, in short, parang dito, parang bachelor's pa. Isang napakagandang sample. And then, sample. Para po, sabi ng aking engineer, para daw matipid ako sa sa bubong. Siyempre, medyo alanganin na yung budget ko eh. So, para na makatipid ako sa bubong, paggawa ko na lang doon ng kwarto. So, yun. Opo. So, yung rooftop ko, pinagawa ko ng 2 kwarto. So, kumikita yung rooftop. Ba yung sa Palawan? Opo. Malapit sa... lang po ako sa tabi ng airport. 10 minutes. Uy, napakaganda doon. 10 minutes lang po ako away from airport. Pwedeng lakarin. Napakaganda doon, no? Sa Palawan. Nakikita ko kasi... Pasyal kayo sa Palawan. Within this year, ako na pong bahala sa shuttle nyo. Yan! Ano mo yung shuttle? Wala pa. Wala pa ba? Ano pala drawing? Picture pa lang. Ano yung accommodation o yung ano, pwede rin sa'yo, gano'n, dahil may paupahang ka? Hindi po. Dati po kasi, nung before the pandemic, ano po yung transient yung ginawa ko. Transient. So, nung nagka-pandemic, siyempre wala nang mga tourists pupunta ng Palawan. At para naman hindi ako malugi, kinuha na ako talaga ng border. Oo, di ba? So, up to now, ayaw nilang umalis. Nakakaawa namang palisin ko sila dahil sila yung nakapag-survive sa akin nung time ng pandemic. So, doon lang talaga sila. Hindi na sila umalis. Mga kapwa natin o foreigner? Pilipino lang po. Pilipino, So, sa palagay mo, mga ilang taong pa kaya ang itatagal mo dito? Hindi na ba ako tatagal? Nag-aantay lang po ako ng pambili, nag-iipon na lang po ako ng pambili ng 4 na gulong. Wah, talaga. Kailangan talagang ipunin pa eh, sa dami mong diskarte dito. Eh, kailangan po yun, sir, hindi lang naman sapat. Hindi lang naman kasi sapat yung may negosyo tayo, and then uuwi na tayo. Dapat,
meron din po, may negosyo tayo sa Pilipinas, tapos meron din po tayong counting savings, para po pag lumagapak yung negosyo na ipinundar natin, meron pa tayong pamparurus, tawag nila doon. Meron tayong pampasimula ulit, kasi yung negosyo po, ano yan eh, sugal, win or lose. So, kailangan yung business na papasukin natin, alam din natin kung tagilid o hindi. Pero, who knows, minsan maganda, minsan hindi. Kaya, so, dapat meron tayong extra na in case na malubog, may panimula po tayo ulit. Yan yung napagandang mindset sa ating mga OFW. Sana lahat tayo ganyan para tayo magsiuwi na, nakakasawa na rin naman po, dito, diba? Gusto ko na rin po talagang umuwi. At least, talagang doble kayod, tapos pagdating sa atin, doon tayo mag-business, kahit papaano, nasa least, sariling bayan, di ba? Pag sa Pilipinas ka, you're the boss. Yan. Dito, may boss. Pero swerte lang kapag ang boss natin mabait. Katulad sa amo ko, napakabait. Korean. Napakasarap. So, yung trabaho ko, Monday to Friday, that's why meron akong time for business. Napakasarap ng, napakasarap ng ganyang amo, Monday to Friday, 5 days lang, para nag-usina ka lang. Kahapon po, wala din akong trabaho. Day off. Holy week kahapon eh. Mm-mm. I mean, holiday pala, lahat sorry. Lahat ang pula. Isa hindi. maiba na lang ako. Last na tanong, paano pwede mo bang anuhan yung ating mga nagsisimulang driver, lady driver, kung total na, sabi mo na sa kanya yung sa kanila, yung kung paano mag-ano ng pera. Sa pagdadrive, at saka sa pagkuha ng lisensya, bigyan mo sila ng ano. Okay. Yung ng konting advice. Encourage ko lahat, yung mga OFW, lahat kayo na nandito. Kasi ako noon, wala naman akong pangarap na maging lady driver dito sa Hong Kong. So, nagkataon lang na nakikita ko yung ibang mga lady driver na parang ang sarap-sarap ng buhay nila. Yung nakaupo sa sasakyan, feeling mo gaan-gaan ang trabaho nila, pero hindi po pala ganun ka. Ngayon pala, sinasabi ko lang, hindi po pala ganun ka dali, kasi lahat ng senses mo dyan gumagana. Tama. So, pero pag may pangarap po kayo, mayroon po kayo determinasyon na makapag-ipon ng medyo malaki. Mag-aral po kayo ng driving. So, yung sa hindi pa nag-aaral ha, mag-aaral po kayo ng driving. Yung gastos po, minsanan lang yun. Pero once na nakakuha na kayo ng lisensya at nagiging reyna na kayo ng kalsada, bawing-bawi kayo. Yeah. At doon naman po sa mga first time, meron pang mga probationary. Ingat-ingat po, medyo kasi pagkabago tayo, medyo ano tayo, aggressive. So, kailangan po, yung relax lang, hindi tayo dapat nakikipag-kompetensya sa mga driver na siyempre, pagka-aggressive ka, kailangan ayaw mong ma-overtikan ka, ayaw mong masingitan ka. So parang galit na galit ka na, kasi na-experience ka, parang gusto mong gumanti na haabulin kita. Pagdating doon, ikakati kita. Ganun kasi ako. So experience ko yon. So dapat huwag po tayong ganun. Dapat kalmado lang tayo. At saka huwag po tayong nakikipagkarera sa daan. Huwag tayong nakikipag-away sa mga driver. Lalo sa mga taxi driver. Kailangan mga taxi driver, hindi ka pwedeng makipagkompetensya kasi mabanggay at mabanggayin kanila, talo ka. Gagawin nila, bibilisan nila ng takbo, and then magpipreno bigla sa likod sa harapan mo, then ikaw magbabayad kasi ikaw nakabangga. Yun. And then, mag-iingat po tayo lagi sa pagdadrive po, lagi po tayo nakafocus. Walang cellphone, impossible, wala pong cellphone. Kasi, pag cellphone kayo, kahit yung amo niyo pag tumatawag, huwag niyo pong sagutin kung talagang hindi naman talaga importante. Kasi importante po yung nakafocus yung pagdadrive natin. Kasi isang segundo lang, pwede po tayong mabangga or makabangga. Mahal-mahal po kaya ng paggawa ng sasakyan. Yung gas-gas lang, naku, libo yan. So, kailangan iingatan po natin. At saka po, kapag hindi niyo alam, nang pupuntahan nyo, sabihin nyo na kagad sa amo nyo. In advance, ma'am, I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko pa nakarating doon. Huwag po tayong magkunwari na, oh yes, I know. And then pagdating sa kalagitnaan, nawala ka. Di awag-aaway kayo ng amo mo kasi sinabi mo, I know. Kaya. At may mga amo po kasi na nakakaintindi.
Tulad sa ama ko, sabi ko, ma'am, di pa ako nakarating doon, di ko pa napuntaan. O sige, tutulungan kita. Ganon. Although na mayroon din akong Bluetooth na nag-GPS din akong sarili ko, meron din siya. So, mas maganda yung nagtutulungan kayo, hindi kayo mawawala. Tama. So, ganon po. Tapos, yun, mag-ipon. Huwag masyadong gastos dito, gastos doon. Tsaka, huwag tayong mayabang kasi marami ako sa totoo lang. Oh, honest to goodness. Marami ako nakita mga driver, ang yayabang Pilipina ha. Oy, shout out sa mga mayayabang na mga Pilipina. Mayos kayo. Baka kamaya, isang taon, dalawang taon lang kayo nagdadrive. Ako, 14 years na. Pero huwag kayong magyabang sa kalsada kasi wala po kayong mapapala. Dapat po, as a driver, kailangan natin maging friendly kasi pag nabutas yung gulong mo, wala rin ba tutulong sa'yo kung dapat po driver. Di ba, sir? Tama. Yun, tama, totoo yun. Dapat po maging friendly tayo. Yan lang po. At ingat, ingat po. At maraming salamat sa iyo, Grace, sa ipinasa mong mga style at saka yung ano sa mga kasama nating driver. At isabi mo yung telephone number mo at ano, ilalagay ko na lang dito. Oh, sa may hindi, sabihin mo na lang. Sa gustong matikman yung pichi-pichi ko, tsaka ako tsinta. Message lang kayo sa 5430212. Okay. Ano lang, message lang, Grace po. Okay. Thank you. Oh, sige. Okay. Salamat.